Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Panginoong Jesus, binigyan mo kami ng bagong buhay. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoong Jesus, pinapatawad mo ang aming mga kasalanan. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Jesus, binabahagi mo sa amin ang iyong katawan at dugo sa Eucharistia. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng Diyos Amang makapangyarihan. Patawarin ang ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Sa kaitaasan, at sa lupay kapayapaan,
manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mo na sa pagpaparangal namin sa puso ng anak mong minamakal, ngayong ginugunita namin ang kanyang pag-ibig na aming pinakikinabangan. Kami nawa ay pagindapatin na madaluyan ng nag-uubapaw na batis ng mga biyayang iyong bigay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Oseas. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Nang bata pa ang Israel, siya'y aking minahal na parang tunay na anak at inilabas ko siya sa Ehipto. Ako ang nagturo kay Ephraim na lumakad. Kinalong ko siya, subalit hindi nila alam na ako ang nangalaga sa kanila. Pinatnubayan ko sila ng buong pagmamalasakit at pagmamahal. Ang katulad ko ay isang nag-aalis ng busal sa kanilang bibig. At yumo ako upang sila'y mapakain. Nagtatalo ang loob ko at nananaig sa aking puso ang malasakit at awa. Hindi ko ipadarama ang bigat ng aking puot. Hindi ko na muling sisirain ang Ephraim. Sapagkat ako'y Diyos at hindi tao, ang banal na nasa kalangitan ninyo. At hindi ako naparito upang magwasa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. May galak tayong sumalok sa batis ng manunubos. May galak tayong sumalok sa batis ng manunubos. Ang Diyos ang siyang nagliligtas sa akin. Tiwalang tiwala ako at wala muntimang pangamba. Sapagkat ang poon ang lahat sa akin. Siya ang aking awit, ang aking kaligtasan. Malugod kayong sasalok ng tubig sa batis ng kaligtasan. May galak tayong sumalok sa batis ng manunubos. Magpasalamat kayo sa poon. Siya ang inyong tawagan. Ipaalam ninyo sa mga bansa ang kanyang ginawa. Ipahayag ninyo ang kadakilaan ng kanyang pangalan. May galak tayong sumalok sa batis ng manunubos. Umawit kayo ng papuri sa poon, sapagkat kahanga-hanga ang kanyang mga ginawa. Ipahayag ninyo ito sa buong daigdig. Mga anak ng Siyon, umawit kayo ng buong galak, sapagkat nasa piling ninyo ang dakila at ang banal ng Israel. May galak tayong sumalok sa batis ng manunubos. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, ako ang pinakahamak sa mga hinirang ng Diyos. Gayunmay, minarapat niyang ipagkaloob sa akin ang gawain ito. Ipahayag sa mga hintil ang mabuting balita tungkol sa masagana at di malirip na pagpapalang nagbubuhat kay Kristo at ipaliwanag sa lahat kung paano isasagawa
ang lihim na panukala ng Diyos. Ito'y matagal na panahong inilihim ng Diyos na lumikha ng lahat ng bagay upang sa pamamagitan ng simbahan ay maipakilala ngayon sa mga pinuno at mga may kapangyarihan doon sa kalangitan ang walang hanggang karunungan ng Diyos na nahahayag sa iba't ibang paraan. Alinsunod ito sa walang hanggang panukala na isinakatuparan niya kay Kristo Yesus na ating Panginoon. Dahil sa ating pakikipag-isa at pananalig sa Kanya, makalalapit tayo sa Diyos ng panatag ang loob. Dahil dito, ako'y naninikluhod sa Ama, na siyang pinagtutularan ng pagkaama sa bawat sambahayan, sa langit at sa lupa. Hinihiling ko ayon sa kanyang kayamanan at kadakilaan na palakasin niya ang inyong buhay espiritual sa pamamagitan ng kanyang espiritu. Naway manahan si Kristo sa inyong puso sa pamamagitan ng inyong pananalig sa kanya upang sa inyong pag-uugat at pagiging matatag sa pag-ibig, maunawaan ninyo kasama ng mga hinirang kung gaano kadakila ang pag-ibig ni Kristo. At naway makilala ninyo ang di matingkalang pag-ibig na ito upang mapuspos kayo ng kapuspusan ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong araw ng paghahanda at ayaw ng mga Hudyo na manatili sa krus ang mga bangkay sa araw ng pamamahinga, sapagkat dakila ang araw ng pamamahingang ito, kaya't hiniling nila kay Pilato na ipabali nito ang mga binti ng mga ipinako sa krus at alisin doon ang mga bangkay. Naparoon nga ang mga kawal at binali ang mga binti ng dalawang ipinakong kasabay ni Jesus. Ngunit pagdating nila kay Jesus at makitang patay na siya, hindi na nila binali ang kanyang binti. Subalit,
Inulus ng sibat ng isa sa mga kawal ang tagilirian ni Jesus. At biglang dumaloy ang dugo at tubig. At ang nakakita nito ay nagpapatotoo. Tunay ang kanyang patotoo at alam niyang katotohanan ang sinabi niya. Upang kayo ay maniwala, nangyari ang mga ito upang matupad ang sinasabi ng kasulatan. Walang mababali isa man sa kanyang mga buto. At sinabi naman ng ibang bahagi ng kasulatan, pagmamasdan nila ang kanilang inulos. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo na po ang lahat. Kung pagmamasdan ninyo ang larawan ng kamakal-makalang puso ni Jesus, ang Sacred Heart, mapapansin ninyo ang kanyang puso ay nakalabas sa dibdib at ito ay nagliliyab ng husto. Ang ibig pong ipaalam sa atin ng larawan na yan, nakalabas ang puso ni Jesus sa kanyang dibdib. Napakalaki, napakainit, napakatindi ang pagmamahal ng ating Panginoong Jesus sa lahat ng tao, sa ating lahat, sa bawat isa sa atin. Ganyan katindi ang pagmamahal ng ating Panginoong Jesus sa atin. Sapagkat ganyan kalaki ang pagmamahal ng ating Panginoon Jesus sa atin, mahalin din natin siya sa ating buhay. Gawin natin siyang priority ng ating buhay. Mahalin natin ang ating Panginoong Jesus ng husto. At papaano natin patunayan na mahal natin ang Panginoon? Mahalin natin ang lahat ng ating kapwa. Magmahalan tayo ng husto. At sa ating pagmamahal, maglingkod tayo. Mag-alay kapwa. Magkawanggawa. Tumulong sa mga nangangailangan. Huwag tayong gumawa ng masama laban kanino man. Lagi tayong gumawa ng mabuti sa lahat ng tao. At sa bawat saglit, sikapin natin magkaroon ng magandang pakikitungo sa lahat ng tao. Ganyan natin mahalin ang ating Panginoon sa pamamagitan ng ating pagmamahal sa lahat ng ating kapwa. Kaya tumayo po tayo
Ipakayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos namang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, nalulukluk sa kanan ng Diyos namang makapangyarihan sa lahat, doon magmumulang paririto at uhukom sa mga nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng muli ng mga nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga minamahal kong mga kapatid, makatatawag tayo sa ating Ama nang may pagtitiwala sapagkat binuksan niya sa atin ang kanyang puso dahil kay Kristo. Ang ating tugon, punuin mo kami ng iyong pag-ibig, Panginoon. Punuin mo kami ng iyong pag-ibig, Panginoon. Ang simbahan naway maging kapanipaniwalang tanda at kasangkapan ng pag-ibig ng Diyos. Manalangin tayo. Punuin mo kami ng iyong pag-ibig, Panginoon. Ang mga mag-anak naway mamuhay na mayroong tunay na pagmamahalan at pagkakaunawaan. Manalangin tayo. Punuin mo kami ng iyong pag-ibig, Panginoon. Ang mga nahihirapan at nabibigatan sa mga pasanin sa buhay, naway makatagpo ng ginhawa sa mapagbigay na puso ng ating tagapagligtas. Manalangin tayo. Punuin mo kami ng iyong pag-ibig, Panginoon. Ang mga may sakit, naway makilala ang pag-ibig ni Kristo sa kanilang pakikiisa sa paghihirap ni Jesus. Manalangin tayo. Punuin mo kami ng iyong pag-ibig, Panginoon. Ang mga yumao, naway makatagpo ng walang hanggang kagalakan sa puso ni Kristo. Manalangin tayo. Punuin mo kami ng iyong pag-ibig, Panginoon. Ama naming makabagin, tanggapin mo ang mga panalangin ito na iniaalay namin kaisa ng tinusok ng sibat na puso ng iyong mahal na anak na nabubukay at naghahari magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat.
magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo upang ang pag-aakin natin ay kalugdahan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tungkayan mo ang di malirip na pag-ibig ng anak mong pinakamamahal. Upang sa ikapagpapatawad ng aming mga kasalanan, ang iniaakin namin ay maging kalugod-lugod na mga alay sa pamamagitan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesu Kristo na aming Panginoon. Dakilang pag-ibig niya ang nagbunsod na mag-akin ng sarili nang kami ay matubos. Kaya itinampok siyang nakabayubay sa krus. Mula sa kanyang tagiliran sinibat, dugo't tubig ay masaganang dumanak. Kaya't sambayanan mo ay dito na banaag. Ito ang sangkatauhan na naakit sa puso ng iyong anak na sumasagip sa mga dumudulog sa batis ng kanyang pag-ibig. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaluob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lakat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ikahandog para sa inyo.
Gayon din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-aalaala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-aalala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami ay nagpapasalamat dahil kami ay iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbakang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco, aming Papa, Broderick, aming tagapangasiwa, at ng tanang kaparian. Alalakanin mo rin ang mga kapatid naming nakimlay nang may pag-asa na sila ay muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng makal na Birhen Maria na ina ng Diyos, nang kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namukay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya,
Ang lakat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipakayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasaamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin, Ama, iadya mo kami sa lahat ng masama. Pagkalooban kami ng kapayapaan sa araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapakayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungkayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumaiyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
hanggang mamatay. Namin ninyo poon, naming banal, na kami ay maging inyong tunay. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pag-alabin nawa ang pag-ibig sa aming kalooban. Sa pagsasalo, sa pagmamahal mo, sa pakikinabang, at sa aming pagkaakit sa iyong anak, araw-araw, matutukan nawa naming makilala siya sa sangkatauhan ng aming mga kapatid sa iyong sambayanan. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Paghahandog ng sangkatauhan sa puso ni Jesus. O katamis-tamisang puso ni Jesus, mananakop ng sangkatauhan, masdan mo kaming nagpapatirapa ng buong kapakumbabaan sa harap ng iyong dambana. Kami ay iyo at lagi naming ibig maging iyo. At upang mamukay kami sa lalong mahigpit na pakikiisa sa iyo, kaming lahat at ang bawat isa sa amin ay naghahandog ng aming sarili ngayon sa kamahal-mahalan mong puso. Marami sa kasawiang palad ang hindi nakakakilala sa iyo. Marami ang nagpapawalang halaga sa iyong mga utos, ang nagtatakwil sa iyo. O Jesus, kaawaan nawa kami ng iyong kamahal-mahalang puso. O Panginoon, maghari ka hindi lamang sa mga tapat mong anak, kundi na rin sa mga alibughang lumayo na sa iyo. Sila ay pabalikin mong madali sa tahanan ng Ama upang hindi sila mamatay sa gutom at karalitaan. Maghari ka sa mga taong humiwalay sa iyo dahil sa kamalian at kasalanan. Ibalik mo sila sa katotohanan at pagkakaisa ng pananampalataya.
upang sa madaling panahon ay makaisa sila sa iisang pananalig at sa pamamahala ng iisang pastol. Maghari ka sa mga nananatili pa hanggang ngayon sa kadiliman ng pagsamba na hindi tunay na Diyos. Marapatin mo na maakit silang lahat sa liwanag ng iyong kaharian. Sa wakas, pagkalooban mo, O Panginoon, ng katatagan at matibay na pananampalataya ang iyong sambahan. Igawad ang katahimikan at kaayusan sa lahat ng mga bansa at bayaan ang magkabilang panig ng daigdig ay umalingaw-ngaw sa iisang tinig. Purihin ang kamahal-mahalang puso ni Jesus na bukal ng aming kaligtasan at sa Kanya ay ang karangalan at kaliwalkatian magpakailanman. Amen. Announcement for Parish Fiesta 2021. Ang simula po ng ating Nobina Misa para sa paghahanda sa dakilang kapistahan ng pagsilang ni San Juan Bautista ay sa darating na June 15 hanggang June 23 sa ganap na 12:15 ng tanghali. Ang simula ng Nobina ay sa ganap na 11:45 ng umaga at susundan na ito ng Misa. June 24, Huwebes, dakilang kapistahan ng pagsilang ni San Juan Bautista, ang ating Fiesta Mass ay sa ganap na ika-5:15 ng hapon na pamumunuan ni Most Reverend Teodoro Bacani Jr. D.D., Bishop Emeritus ng Diocese ng Novaliches, at susundan po ito ng prosesyon sa loob lamang po ng simbahan. Ang lahat po ay inaanyayahan sa mga gawain ito sa ating simbahan. Maraming salamat po. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Kaawaan kayo ng Diyos at gawaran niya ng pagbabasbas ang inyong mga larawan, mga dasalan, at mga ibang religious articles upang makatulong sa inyong kasalukuyang buhay sa ikauunlad sa paggawa ng kabutihan upang inyong makamit ang ligaya sa kalangitan sa pamamagitan ni Jesu Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang misa, humayo tayong mapayapa. Salamat sa Diyos.